Si Abayawi, ako bisan ako mao si Yawi, ang gawas ka na ko wala may lain manluluwas. Kung anlan ni mo Hesus ang manluluwas, duha nang manluluwas. Si Yawi ug si Hesus. Kung anlan mo Yeshua ang manluluwas, si Yawi ug si Yeshua nang manluluwas, duha na. Sumpak sa kasulatan. Pero kung anlan ni mo Yeshua ang manluluwas, every time you invoke the name Yeshua, you are presenting the name of Yahweh. Yahweh is our salvation. The meaning of Yeshua. Walay supak, walay kumpikto. Duha pangalan ang pag nag-usa. Kaya naman, one, Jesus, and I, uno. My father and I are one. Oh, nausag yun na siya igsoon. Pero kung anlan mo na Jesus, sa din ang mga pangalan na wala makunik sa Yeshua, asa Yahweh, hindi na nakaluwasan ni Yahweh ang imong ipresentar. Kaya ang kaluwasan ni Abba Yahweh igsoon, no? Ihatag niya ang Yeshua aron si Yeshua, no? Mahimong tawhan tungod kay naadiha ang ngalan ni Yahweh. Asa mo basa ang ngalan ni Yahweh ya? Salmo 38, versikulo 4. Ang ngalan ni Yahweh sa Tinubo, ya. Ya, muna naakan ni Yeshua. Okay? Number 3. Nituo ka ba na ang ngalan ni Yeshua maulamang ang buktong ngalan na nagdalas kaluwasan gikan ni Amahang Yahweh nga atoa sa langit ug naghimo sa maong kaluwasan nga madawat ni bisan kinsa nga mudawat ug musunod ni Yeshua. Tuo ba ta nga diha sa ngalan ni Yeshua madawat nato ang kaluwasan? Tuo na. Number 4. Nituo ka ba na ang imo pagdawat sa bautismo diha sa ngalan ni Yeshua mo'y pagsunod sa usa ka personal nga pakigsaan, itawag siya sa English nga covenant relationship ngadto ni Abba Yahweh pinagi ni Yeshua aron ikaw mahimong sakop sa kanibalay ni Yahweh. So kanang bautismo igsoon muna siya first step ni ikaw mahimo nang sakop sa iyang panimalay. Muto atong isbutan niya sa Epeso 3:14 ngadto sa 15. Ang panimalay ni Yahweh sa langit ug sa iyo ka mannan sa iyang pangalan. Okay? Number 6. Number 5. Nituo ka ba ng Ruach HaKodes o ang balaang espiritu mao ang gahom ni Abba Yahweh nga imong madawat pinaagi sa ngalan ni Yeshua aron ikaw mahimo nga anak ni Yahweh? Ang umang ng mga kawisyon na ang balang espiritu persona, dilig persona, gahong ni Abba Yahweh, kasi balang espiritu. Gahong ni Abba Yahweh. No? Kaling balang espiritu. Madawat niyo niya sa iksoon kung imuhang dawat ng bautismo ni? Sa ngalan ni Yeshua. Okay. Acts 2:38. Repent and be baptized every one of you in Yeshua and you shall receive the Ruach HaKodes as a gift. Ito ba, nigaluhan ka ni Abba Yahweh ang Ruach HaKodes if you receive the baptism in His name. Okay? Number 6, muli pinaka kalaputo na ito tanan. Dili ni siya reason. Kaya ang lula ni Yeshua sa yun. Kaya naman, ang atong katapang sa pagpatang yun, si Yeshua. So, dili ni siya ingon bukat, ha? Sa yun ni siya. Musaad ka ba sa pagbantay sa Ten Commandments? Kasi mga Adventist na murag, naanan siya sa Juan. Kaya ang level, no? Sa pagbantay din yun, no? Kanya, another, apil ang adlang ipapahulay. Musaad ba ka nga, bantayan ni mga adlang ipapahulay, murag ang Adventist na napunta level, no? Sa pagbantay sa adlang ipapahulay. Muidin, kani, pista. Muna yan itong kalabutan ng soul. Hindi nga naman, wala pa rin nato. Sa Adventist, wala pa. So muna yan itong aking paging kamustan. Hindi mo ba rin, isa, musaad ka ba? Sa tupad, naagin kay commitment, ani? Aning adlang, kaning pista na ba na ay ito ba kung 2 annual sabat? 2 annual hindi sabat. Kaling itawag ko pista sa panor tubo o pista sa tabernakulo. 7 days kining magsaulo gani. Ngayon, brother,
Di ba kuan kanang ka 14 days? Ha? 14 days sa month. Sa 15 sa mga festival ni Aba Yahweh, okay? Onya another nga gi-sutilin Higson, dayitari mo, okay na ang mga adventis sa dayitari mo. Pagkao. Okay. Number 6 na siya nga... Vegetarian pa ganito ba? Vegetarian pa ganito. Kona, another level. Pero din nila tamang hukom sa gakaon o karne. Okay, muna yung tambang ni Apostol siya. Sa una pa ng discussion, hindi natin mag-hukom sa gakaukaran niya. Kung vegetarian ka, mas okay na siya. Okay, mas healthy living na siya. Pero kana siya, panangalipin, lisod na siya. Alas sa mga kumakaon ng karni, no? Number 7, ito ka pa, na ang pista ni Aba Yahweh. Ang ginapit sa Bayra, chapter 23, isa ulog o ibantayan sa mga apostoles. Ison, sa ato ang discussion atong last Shabbat, atong i-enumerate ang mga versikulo nga kung nagpruiba nga ang mga apostoles na bantay sa mga pista ni Aba Yahweh. Okay? Sa diskusyasyon na tudlo diya sa John chapter 7, verse 5. Kamung adto sa pista, kaya nga po ang panahon, wala pa mo abot. Kuan niya, i-dasig niya ang iyong mga igsoon, kamung adto sa pista, kaya po panahon wala pa mo abot. Apan! Sa nangato na ang iyong mga igsoon, siya sa hilo ni adto usab, dili sa pagpasundayag. Wala mo gingon si Yeshua nga kamo adto niya ko bilin ra. Kaya, mura ba kung ngayon nga, una-una rin to, kaya ako, maligo pa ko. Ano ba? Kaya akong panahon wala pa mga mo. Lago ba na naigsoon, gitwist naman sa mga tao. Tanawa si Yeshua ngayon nga, paduran to uban niya siya dili kaya yung panahon wala pa mga mo. Pero ang pagkuta na sa dasong na versikulo, kung si Yeshua ni adto, dili di ay sa pagpasunday kung dili sa hilo. Pagkuta na. Iya bang ihurot ang mga adlaw sa pista? Ihurot ang suon. Sa unang adlaw, nisaka siya sa templo. As pa doon. O sa tunga-tunga ini, siya misinggit sa pulpito. O sa katapusang adlaw ang suon. No? Iyang ina ang katawan. Kinsay giuhaw. Umarin ka na ako. So si Yeshua ang suon ng pulpito sa mga pista. Hiding sabat na. Dako nga pista. Tungkol kaya naman taas nga adlaw sa katulugan. Muna'y klaro, mana, Santa. Nanay kasi mag Santa. Bukan daw raman. Gano'y si Pana Santa Ixon. Pito di ka adlaw. Si Pana. Gano'y muna yung siya hikog. Hikog yung Ixon. Kasabot. Kaya ka naman. Biyaan yung mga trabaho. Kisa babi. Ang galon mo ko yun. Sir. Kisa sa ako dito, sir. Adlaw. Pito. Ah! Makapurdo yung mga pista ha, pito! Ang kalibutan, pista nila, duharap! Sa ulugan! Pero ang kalibutan, iso dili, gubo acknowledge, kaya naman. Exodus chapter 5, verse 3. Makita mo niya. Ingo si Paraw, kinsa ba si Yahweh? Uga ko siyang patrimon. Uga akong tugutan ang katawang Israel sa pagsaulog sa pista. Dili na ko tugutan ang katawahan sa pagsaulog. Okay, wala na ko ikay na si Yahweh. So sa ato mga agalan ni Son, hindi na, kung di na siya kailan ni Yahweh, hindi na masugot sa ulo ka niya. No? Okay? Number 8, musaad ka ba sa imuhang ngayong biyaan ang mga kasaulugan sa mga pagano nga pista? Pasagot po ng pista ni Yahweh, Aba Yahweh, ang mga pista na ito naandan, ato ang biyaan. Tulungan nyo mga Sunday keeping. Kapag ganyan, Sunday keeping. Usa karason na nang inanikip na siya. Kung mag-imato din lang, usa ganito. Si Jesus, nabanhaw o? Domingo. Pero ganyan ato gi-report si Yeshua nabanhaw gini ay Sabado. Okay? Munang dili katarungan nga balinon ni Yeshua ang Sabado nga tos Domingo tungkol sa iyang pagkabanhaw. Okay, kung atong computer ang mga given, no? Given
Yeshua ang mga direksyon mahulog o kato masabdan na si Yeshua na banhaw adlaw nga Shabbat. Okay? Shabbat is the day of Yahweh. So, okay? Pagbiya, saad ko bang pagbiya usab sa Christmas, Easter Sunday, Halloween, Valentine's Day, Feast of Patrons, All Souls Day, and All Saints Day, Cross, Liberation, Kukuban pa. Ano ang mga advent at Christmas dyan, ano? Sa mga ng cross, sa mga reward. Anak ka na, Wibison. Manayibon ka. Okay? Number 9. Bukain ka sa pagpantestura ni Aba Yahweh, isip pagpadayagin mo sa imong matuon na gugma nga ito ni Yesyo. Saan ba kita? Nabantayan ng Torah. O saan na yung Torah? Torah is ang 5 books. From Genesis to Bebed ba? Kung sa ito ako naandal, from Genesis to Numbers. Genesis, Exodus, Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus. Deuteronomy, Numbers. Lahi po ang Tanak. Ang Tanak, ang kinatibukan ng Old Testament. Ang Tanak magkaisunan, ako rin siyang ihatan ninyo na ang trivia, no? Trivia. Ano po tindi? Tanak. Ang Tanak, una ay pagkasulat sa Tanak. No? Sa Hebrew, no? Puro na kalitra. Tanak ang basa na. Tau, nun, o kap. No? Tanak. Tanak. Mura po ng abbreviation. Mura po ng YHWH na ito. Okay, naana siya yung mga acronym day. Naana siya yung mga meaning. Kaling T stand for, kaling Tau stand for Torah. Kaling N stands for Nibiim. Nibiim. Okay, Nibiim. Kaling K stands for Kitobim. Kitobim. Kung saan niya siya? No, na mabasa na po na siya sa Lucas 24:44. Okay. Kung sa Torah, 5 books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 5 books. Itawag siya sa Grego nga Pentateuch. Pentateuch. Okay. Kung sa Libiim, from the word from the word sa may Hebrew sa propeta Navi. Kung sa may trabaho sa Navi, Naba meaning Naba. Ito pa sa prophesy Naba. Diya kikuha ang nababaan. Kaya nababaan, di ba? Itong mga iso, nababaan. Oo, ha? Nibiim means prophets. Kunya ang kitabim, muna ay writings. Writings of Psalms, Proverbs, Mishli, Ecclesiastes, Samosong, muna siya ay kitabim. So, kani siya, kung imuni siyang kung tanak ang basa na, meaning to say, from Genesis to Malakay. Tanak. Kanang New Testament, itawag siya sa Hebrew, Berit Kadasha. Berit Kadasha. Tanak and Berit Kadasha. Okay? So, natubang. Next section. Hello? Hello? Mo, kuwan, mo sa porta, no? Sa tanang buluhaton, nag-isamo ni Aba Yahweh, no? O ni Yeshua ka na to? Number 11, dito ka ba sa physical o spiritual restoration sa kabanay sa Israel? Ang ato kong pagtuwang magkakaroon lahi sa uban. Like, ubang Christian organization, maingan man sila na sila na'y gipuli. Hinunod man ito ang pasidaan ni Pablo, Roma 11:25. Ayaw ka mo pag maalamon.
ang katigda ngan ha sa usa ka bahin sa Israel mulutan lamang kung ang hipit ginagano sa mga hindi matuman na huwag ang dibong Israel wasi ikali mga Israel karon tig-apay lang kasing kasi wala ka dadawata si Yeshua no? Pag-aarat na nila kwan kasi itawag no archive rules. Pwede na tamo simbag sa pinto, kaobaboy, kung ano yung mga usahayong mga hudyo yung igsoon, papakasala. Pero ang ilang katig ay igsoon, bulungtan lamang ang kita, ipipitan ka nun, makuan na, makanang mabot na diha sa tingin na ito, Yeshua. Wata ka balo, kamong lima karon. Oo. Wata ka balo. Kamong lima karon igsoon, yung pagkahingkit. Sa gidaganon sa hindi. Kunya ang timog ito ay luwaso na. Wata ka balo. Kuman sa itong bautis mo karon. Kuguro mo, abot na si Yeshua. Diba? Wata ka balo. Kaya nga naman. Sulat mo ng kasulatan. Ang sulat mo ng kasulatan. Ang katig ka man. Munang ang bautis mo iso. Kasi itawag o pag-hugpong sa iyong katawahan. Paggadre sa hintik ng daghanon. Okay? Muna si Iksuon. Yeah, number 12, Iksuon. Muna, o kita nga ang physical and spiritual gathering, Iksuon. Kita? Physical and spiritual gathering. Kabahin kita sa? Sa? Dusi, kabanay ni Israel. Kabahin kita. Asa man kang pultahan mo sulod? Kaya ka ng New Jerusalem, dusi na pong kapultahan. Uda. E nga naman, ang atong hari isa man, si Yeshua, hari sa mga Uda. Dita ta kang Uda. Iyata kang Uda musulod. Punta na kita kung inyo ang isalikway ang Israel, asa ang musulod? Okay, ang New Jerusalem, doon ay dusi ka pultahan. Unya, walay pultahan na hintil. Niya ang pultahan nito? Dusira. Niya. Puro Israel. Kabalo ba mo nga si Yeshua na ay dugo ng pagkakitin? Ano naman? Tungod kay, takto na, nagpatawa siya naman, tungod kay ang mga misendan, misendan ni Ruth, binalay ni si Ruth, si Ruth. Hindi na siya. Binalay ni Naomi. Samtang namatay ang bana. No? Wala siya mo. Wala ni Naomi. Nasi. Hindi na siya. Diha nitong ha. Si Mariam. Kaliwatana. Sulod na sa give me Judah. Give me Yahuda. Diha ka makasunod si Soon. Okay? Last Soon, number 12. Musaad ka ba sa pagtahod o pagdispito sa judicial order sa atong asimbliya? So, nga nung kapandong ta? Nga nung kapandong ta? Ganyan ato lecture. Kanang lecture is on lectura. Kanang lek sa Hebrew, sa manang lek? Ha? Kanang lek Soon, balik niya tura 5 books balik ka sa tura balik tura. Okay, nga nang kapandong ta mga isunan? Mababay, nga nang kapandong ta? Ha? Ito pa, you are submissive. Kami ng mga lalaki, ano wala may pandong? Magkakaulo sa judicial order. Saan ba kita? Mutahod sa judicial order? Yes! Unsa may judicial order? Si Yahweh ang ulo ni Yeshua. Si Yeshua ang ulo sa lalaki. Ang lalaki ang ulo sa mga tao, babae. Muna na ating uniforme. Uniforme sa mga babae na nag-submission nila na sila'y pandong. Dili buhog din ang pandong isun. Isa ko ng logic niya. Logic analysis. Kung pandong pa ang buhok, dili na subok isubok. Yung normal man sa tao nga na yung buhok. Isubok pa din na. No? Wrong logic. Pagbuhok ka mo,
Katawa dala pagbuhok ka mo. Di ba? So na, ang pando na higit sa buhok. Okay? So put sa sabot, na atay head covering, meaning to say, girespeto na to ang duty sa Lord. O sa matay hierarchy na to sa to ang asimliya, una, mga elders, Elder Jasper Pantulia. Oh, Elder Biligas, nasunod sa elders yun, evangelist, natin mga worker, evangelist, napot ay deacon, napot ay mga kanang itawag o officers, chairman po siya, board, oh, member of the board, at po na respetuhan ni katabang na nasa sa buhat kapitulo 6 ba o 5 ba na, na nagihin mo sila pito ko mga katabang. Okay, so inyo na napilapan ninyo ang official visionet o niya wala mong pamatangan. Kaya narabang usap ko yung pagkunta ko kasabot. Ha? Oh. Ako eh, pangutanan ako eh. Sige. Okay, pangutanan. Okay. Pangutanan ako. Ato na ko yung i-move forward rin ka itong mga kandidato ng Bosco. Oh, ato pangutanan. Oh, sorry. Dito ko pa rin.